Magandang araw sa inyo lahat, mga ka-treasure hunter. Dito tayo ngayon sa isang lugar kung saan gawin natin ang isang pag-aaral at comparison ng ating mga detector. Sa isang video ay nakikita ninyo na ito ang tinatawag natin improvised Japanese wand. Antena ng TV ito at maaari itong ganun, parang isang Japanese wand, gagamitin Japanese wand, at pwede naman itong gagamitin para isang locator. So, ganun. So, improvise ito. Akin-akin lang ito. Gawa-gawa. O, ito, tingnan ninyo. So, pwede itong gagamitin bilang Japanese wand. So, kanina, sa isang video na in-upload ko, ito ay gagalaw at hinahanap ko ang isang sinasabing nakatagong drum sa ilalim ng lupa. At itinuro niya. So, ngayon, ang ating gagamitin, subukan natin yung isa. So, subukan natin yung isa, yung improvised na double dowsing rod. At ang double dowsing rod, ito ay 90 degrees ito at dalawa, at mayroon siyang wired ito, at mayroon siyang clip dito, at dito natin ilagay ang ating bala. Ito ang hinahanap natin ay isang drum. So kinuha ko yung maliit na piraso ng drum at ito ang ating ilagay dito. O, dyan. O, i-clip lang natin dyan. Ganun. So, bala na siya. Pagkatapos, meron siyang pin. Ito ang pin na kailangan itusok mo sa lupa para hindi ka maano sa dito sa labas ng mga interruption, mga interference. At talagang direct ito sa ilalim ng lupa. So, kung ano man ang nandyan, kung ano ang inilagay mo dito, na talagang tuturo yan. So, subukan lang natin kung ano ang power ng ating invention ng double dowsing rod. So, subukan natin. Itusok natin dito. Ayan. Pagkatapos, dahan-dahan natin itong pababa muna. At the distance of the shoulder distance, yung kalapad, kung ano kalapad yung shoulder mo, so ganun ang paghawak. Pagkatapos, unti-unti nating pa punta ng itaas. Okay? So, doon niya itinuro. Going south. So, ngayon, distansya tayo. So, dito ako ngayon, layo-layo ng konti, pero subukan natin itusok dito sa lupa. Ito, papunta naman siya ng, okay, papunta siya ng north. Pwede sabihin, kanina papunta ang south, ngayon papunta naman siya ng north. So, ganun ang galaw ng ating double dowsing rod. So, sentrohin natin ang ating hinahanap na drum. Dito. Sentro na. So, ang kanyang galaw, kapag nakasentro siya, gagalaw sa X. Gagalaw siya. Ganun. So, ito ang function ng ating double dowsing rod na mayroong wire. Mayroong wire. O, mayroong wire. So, may kaibahan ang itsura, pero the same target ng ating ginawang improvised na TV antenna na pwedeng gamitin bilang locator, pistolized detector, or pwede naman natin gagawing ganun, Japanese wand. Okay?
So ngayon, subukan natin itong isa. Ito ang komersyal. Yan. So marami ito sa tindahan. Oh. Hanapin ninyo sa mga tindahan. So ganun. So hahanap tayo ng gold. So punta rin siya doon. Punta tayo, lapit tayo dito. Oh, dito siya. Iikot siya dito sa ating target. The same target ng ating imbento na pistolized locator or Japanese wand at ang double dowsing rod na mayroong wire at mayroong ground wire. So ito. So nakikita ninyo yung commercial at ang ating imbento ay talagang magkatulad silang panang function. Okay, so ganun lang. So mayroon pa dito. Oh, wag na lang. Alam ninyo kung ano to. Oh. So the same function. The same function din dito. So sino kaya ang nagtuturo ng totoo? Ang nagsasabi ng totoong location ng ating buried treasure. So ganun lang mga ka-TH ang ating mga discovery at mga gamit ng exploration. Thank you for watching. Sana makatulong ito at kayong gustong magawa ng detector, o gawin ninyo to. Ganun lang. Simple, simple. Very simple. So, gawa-gawa.